Magandang araw mga Super K Kids! Ako po si Sir Franz, makakasama niyong matuto at mag-aral sa Super K Teleskwela. Masaya ako sa bagong segment ngayon na ating pag-aaralan. Mapapanood ngayon sa episode na pinamagatang Pagbuhay ng Nasyonalismong Kaisipan ng Mga Pilipino dahil sa Kilusang Propaganda at Katipunan. Malalaman natin sa segment 1 ang kilusang nagbigay daan sa pagpukaw ng damdaming nasyonalismo o makabayan ng mga Pilipino. Sa segment 2 naman ay ating matututunan ng impormasyon tungkol sa kilusang propaganda at kilusang katipunan. Tara na mga ka-eskwela at simulan na ating talakayan dito lang sa Super K Teleskwela! Ang episode na ito ay ginawa at dinisenyo para sa iyo. Ito ay naglalaman ng aralin tungkol sa pagbuhay ng nasyonalismong kaisipan ng mga Pilipino dahil sa kilusang propaganda at katipunan. Ikaw ay inaasahang una, na ipapaliwanag ang layunin at resulta ng pagkakatatag ng kilusang propaganda at katipunan sa paglinang ng nasyonalismong Pilipino. Ikalawa, na ipapaliwanag ang ambag ng kilusang propaganda at katipunan sa pagpukaw ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ikatlo, may sa buhay ang pagmamahal sa bayan. Bago tayo tumungo sa ating aralin, mga Super K Kids, ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang kilusang binuo ng mga ilustrado? A. Kilusang katipunan. B. Kilusang propaganda. C. Kilusang martir. D. Kilusang hukbo. Bakit naitatag ang kilusang propaganda at katipunan? A. Para sa pansariling kapakanan ng mga ilustrado. B. Upang makamkam ng mga Pilipino ang lupain ng Espanya. C. Para sa reforma at kalayaan mula sa mga Espanyol. D. Upang umusbong ang krimen at kaguluhan. Kilusan na gumamit ng dahas at revolusyon laban sa mga Espanyol. A. Kilusang katipunan. B. Kilusang propaganda. C. Kilusang martir. D. Kilusang hukbo. Palakpakan ang mga sarili sa mga tamang sagot. Mga bata, alam nyo ba na may tuturing na nabigo ang kilusang propaganda na makamit ang alinman sa mga layunin nito? Gayunpaman, naipamalas ng mga Pilipino ang pagmamahal sa bansa bagamat ang kaisahan ay hindi paganap tungo sa kalayaan at pagsasarili. Alamin natin kung paano nangyari ito. Kilala nyo ba ang mga magigiting na tao sa unang larawan? Sila ang ilustradong leader ng kilusang propaganda. Sa ikalawang larawan naman, sila ang mga matatapang na miyembro ng kilusang katipunan. Ano-ano kaya ang kaugnayan nito sa ating aralin? Malalaman natin ito sa pagbabalik ng Super K Teleskwela! Ang kilusang nagbigay daan sa pagpukaw ng damdaming nasyonalismo o makabayan. Ang pagbitay sa Gumburza ay nagpasidhi ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Hinangad nila ang pagkakaroon ng reforma o pagbabago sa katayuan nila sa lipunan. Nagtatag sila ng mga kilusan upang maisakatuparan ang mga ito. Itinatag ang kilusang propaganda noong 1882 at naitatag naman ang kilusang katipunan o kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan noong 7 ng Hulyo taong 1892. Ang layunin ng kilusang propaganda ay gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas, magkaroon ng representasyon sa Cortes, sekularisasyong pantay na karapatan, kalayaan sa pagsasalita at pamamahayag. Ang mga leader ng kilusang propaganda
ay sina Graciano Lopez Haina, Jose P. Rizal, Marcelo H. Del Pilar. Ang kanilang pamamaraan ay pagsulat. Ang layunin naman ng Kilusang Katipunan ay ang kalayaan sa Pilipinas sa pamamagitan ng Rebolusyon na pinamumunuan nina Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. Ang kanilang pamamaraan ay tungo sa isang rebolusyon. Ang mga kasapi sa Kilusang Propaganda ay tinawag na propagandista. Sila ay matatapang na sumulat ng mga artikulong naglalaman ng pang-aabuso ng mga Espanyol at ang kaawa-awang kalagayan ng mga Pilipino. Si Graciano Lopez Haina ang unang punong patnugot ng La Solidaridad. Siya ay isang mahusay na manunulat sa kanyang Fray Botod, Esperanza at La Hija del Fraile ay tinuligsa niya ang katiwalian ng mga fraile. Si Jose Rizal naman ay gumamit ng pangalang Laonglaan at Dimasalang sa kanyang pagsulat sa Kilusan. Higit siyang nakilala sa kanyang dalawang nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Tinuligsa niya ang katiwalian sa panahon ng Espanyol. Ang kanyang nobelang El Filibusterismo ay hinihandog niya sa Gomburza. Tinagurian namang pinakadakilang manunulat ng Kilusang Propaganda at isang mahusay na manananggol si Marcelo H. Del Pilar. Binuksan niya ang isip ng mga Pilipinong magkaisa upang labanan ang pang-aaping ginawa ng mga Espanyol. Binuo niya ang Diyaryong Tagalog, isang pang-araw-araw na pahayagang tumutuligsa sa katiwalian ng mga Espanyol. Gumamit siya ng pangalang Plaridel sa kanyang pagsulat at nakilala sa mga akdang Dasalan at Tuksohan, Kaiingat Kayo at Sagot ng Espanya sa Hikbi ng Pilipinas. O mga Super K Kids, handa na ba kayo sa ating susunod na gawain? Hanapin sa Hanay B ang sagot sa Hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot bago ang bilang. Magaling! Isulat naman ngayon ang pagkakaiba ng pamamaraan ng Kilusang Propaganda sa Kilusang Katipunan. Magaling mga Super K Kids! Nasagutan ninyo ang unang pagsasanay. Nag-enjoy ba kayo? Marami pang detalye tungkol sa Kilusang Propaganda at Katipunan. Ating alamin yan sa pagbabalik ng Super K Teleskwela! Si Andres Bonifacio ay tinawag na ama o supremo ng Katipunan. Sinulat niya ang Dekalogo ng Katipunan na nagsilbing isa sa mga gabay at aral ng samahan. Naging gabay naman ng samahan ang Kartilya ng Katipunan na sinulat ni Emilio Jacinto. Kilala rin siya sa sagisag na Dimasilaw at Pinkian ang naging utak ng Katipunan at nagsilbing tagapayo ng samahan. Ang pagkatatag ng Katipunan ay naging daan ng pagkabuo ng ganap sa damdaming nasyonalismo sa puso ng mga Pilipino. Napagkaisa ng samahan ang maraming bilang ng Pilipino, mapababae man o lalaki na wakasan ang pamahalaang kolonyal at nagbigay sa ganap na kalayaan ng Pilipinas. Ang Kilusang Propaganda at Katipunan ay mga kilusan na binuo ng mga Pilipinong may nasyonalismong kaisipan. Binuo ito upang ipagtanggol ang bansa. Mayroon itong magkaibang pamamaraan, ngunit parehas na nag-uugat sa pagmamahal sa bansa at kapwa Pilipino. Ang Katipunan ay sinasabing pinakaunang paghihimagsik laban sa isang mananakop na bansa sa Asya. Ito ay nangangalap ng kasapi sa pamamagitan ng sistemang triyanggulo. Mahigpit na pagpapatupad sa Kartilya ng Katipunan na nagsisilbing panuntunan ng mga Katipunero. Ang Kilusang Propaganda ay nabuo sa Barcelona, Espanya. Ito ay samahang itinatag ng mga ilustrado.
Itinatag ito upang matamo ang pagbabago sa mapayapang pamamaraan. Nilalayon ng kilusang ito na humingi sa pamahalaang Kastila ng mga reforma sa mapayapang pamamaraan. Mga Super K Kids, sagutan nga natin ang mga sumusunod. Piliin ang tamang sagot sa kahon. 1. Tawag sa mga miyembro ng kilusang katipunan. 2. Tinaguri ang utak ng katipunan. 3. Siya ang tinawag na ama o supremo ng katipunan. 4. Naging gabay ng mga samahan ng katipunero. 5. Ginamit ng mga katipunero para makipaglaban sa mga Espanyol. Ngayon naman, tukuyin ang kilusan na inilalarawan o iniuugnay sa bawat bilang. Isulat ang P kung kilusang propaganda at K kung kilusang katipunan. 1. Pagsusulat ng mga akda sa pahayagang La Solidaridad. 2. Pamumuno ng mga ilustrado. 3. Pagbuo ng kartilya na nagsisilbing gabay sa ugali ng mga kasapi. 4. Paggamit ng papel at pluma sa pakikipaglaban. 5. Paggamit ng sistemang triyanggulo. 6. Pinamumunuan ni Andres Bonifacio. 7. Paggamit ng itak at iba pang sandata sa pakikipaglaban. 8. Kinabilangan ni Jose P. Rizal. 9. Itinatag sa Maynila. 10. Itinatag sa Europa. Ayan! Mahusay mga Super K Kids at nasagutan ninyo ng maayos ang mga tanong. Super K Kids, alam nyo ba na lamang ang may alam? Itinatag ng mga ilustrado sa Madrid ang kilusang propaganda. Samantalang sa mga pahayagan na lathala ang mga katiwaliang ginawa ng mga Espanyol sa kolonya ng Pilipinas. Ang kilusang katipunan ay kilala rin sa tawag na kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Itinatag ito ni Andres Bonifacio at gumamit ng dahas at armas sa pakikipaglaban sa mga Espanyol. Wow! Galing naman! Maliban pala sa dahas o giyera, maaari din palang gamitin ang talino sa pagsulat para sa pakikipaglaban. At ngayon mga Super K Kids, ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. 1. Tawag sa pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. A. Kilusan. B. Pilipinisasyon. C. Nasyonalismo. Tinaguri ang utak ng katipunan. A. Andres Bonifacio. B. Emilio Jacinto. C. Juan Luna. Three. Siya ang ama o supremo ng katipunan. A. Andres Bonifacio. B. Emilio Jacinto.
C. Juan Luna. Ayan, mahusay yung mga Super K Kids! Magbabalik ang Super K Teleskwela! Super K Kids, tingnan nga natin kung may natutunan kayo sa episode na ito. Ano-ano ang mga kilusang ginawa sa panahon ng Espanyol upang maipakita ang nasyonalismong kaisipan ng mga Pilipino? Magbigay ng mga propagandista at katipunero na lumaban sa mga Espanyol. Mga Super K Kids, ating tatandaan. Nasyonalismo ang tawag sa pagpapakita sa pagmamahal sa bansa. Ang dalawa sa mga pangyayaring nagbigay daan sa pagbukas ng nasyonalismong kaisipan ng mga Pilipino ay ang kilusang propaganda at kilusang katipunan. Propagandista ang tawag sa mga miyembro ng kilusang propaganda. Katipunero ang tawag sa mga miyembro ng kilusang katipunan. May iba't ibang pamamaraan na pakikipaglaban tulad ng dahas, gamit ang itak at armas, o kaya naman ay gamit ang talino. Nakakatuwa na naging masaya at puno ng aral ang episode natin. Dapat nating isabuhay ang pagmamahal sa ating bayan at pagmamalasakit sa bayan ay susi sa pagkakaisa at katahimikan. Super K Kids, tandaan na maraming paraan kung papaano may papakita ang pagkakanasyonalismo. Tulad ng pagsali sa mga kilusang nagpapakita ng disiplina, lalo na sa pagsunod sa mga batas na ipinatutupad ng ating pamahalaan. Maraming salamat sa lahat ng ating viewers, sa mga masisipag na estudyante, tandaan mga bata, ang karunungan ay kayamanan na hindi mananakaw ninuman at higit sa lahat, lamang ang may alam. Maraming salamat sa mga opisyales ng DepEd Region 3 sa pamumuno at masigasig na paggabay. Salamat sa pagtangkilik ninyo sa bawat episode na aming pinagaganda para lamang sa inyo. Magkita-kita po tayong muli sa Super K Teleskwela!